something, guys. Alam po sa inyo lahat, malapit lang Pasko. Advance Merry Christmas po and Happy New Year sa inyo lahat. Nag-video lang ako ngayon kasi meron akong gustong taong tulungan dito sa SM. Matagal na po namin kilala kasi siya po yung nagtitinda dito sa amin ng pagkain. Pero yung tinitinda po niya is inaangkat lang po niya doon sa may-ari nun. So, sabi ko sa kanya, hintayin niya ako na magka-pera ako kasi tulungan ko siya or papahiramin ko siya ng pera. Or actually, ang nasa isip ko is ibigay ko na lang sa kanya yon, parang tulong ko na lang talaga sa kanya yon. Hindi naman ganun kalakihan yung gusto kong ibigay sa kanyang pera kasi hindi naman po ako mayaman, hindi rin ako mapera, pero alam ko kahit paano sasapat na yun dun sa panimula niyang pagtatrabaho ko. At pagninegosyo ko pala, sorry. Ayun, so abangan na lang ninyo guys kung sino po yung napili kong tulungan. No, kasi medyo matagal-tagal na rin po yung ganito na hindi ko nagagawa. Medyo nahinto po ako eh. Kasi nagkaroon din po ako ng mga personal na problema and mga kinagastusan kasi nagkasakit po din po kasi yung daddy ko. So, halos yung ipon ko naubos sa kanya. And eto ulit, parang nag-uumpisa pa lang ulit ako. So guys, hanggang dito na lang muna po ang aking video. So, abangan nyo po siya sa pag pumunta po siya dito, then nakausap po siya at kapag binigyan ko na po siya ng tulungan niya para po dun sa negosyo na pagluluto ng mga pagkain. Kasi wala na po siyang asawa, kamamatay lang po nung nakaraang taon. So yun, silang dalawa na lang ng anak niya. Yung anak niya po nakapag-asawa na din, may anak po sila, may baby na isa. So si ate lang po talaga yung naghahanap buhay at saka tumutulong sa anak niya. Kaya gusto ko po siyang tulungan. Kahit na sa konting halaga lang po, panimula nung. Kumbaga, basta. Kasi parang nakikita ko sa kanya yung hirap ng mga magulang, no? Maging single mother, no? Yung sakripisyo mo para sa mga anak mo. So, ayun. So, guys, hanggang dito na lang muna ang aking video. See you po kapag nagkausap na kami ni ate. And inabot ko na po sa kanya yung perang gusto kong itulong po sa kanya. So, bye guys. Wait natin na. Hey guys! Yan si ate. Ito yung gusto ko pa, no? Ay, magtanggal ka na lang mas muna. Yan po. Papakilala ko po sa inyo si ate. Yan po yung sabi ko sa inyo. Gusto ko siya na tulungan. Diba, Teno? Yeah. Wala ka ng asawa. Yeah. Mamatay. Last year ba namatay? Yeah. Oh, last year po namatay yung asawa niya. Christmas ba? Valentine's. February 13. Ayun, February. Valentine's. Yan. Nakaraan taon lang po. Ay, ito lang pala. Yeah. Hindi pa pala, wala pa po palang isang taon. Pamamatay-matay lang po pala ng kanyang asawa. Ilang buwan pa lang po. So, yan. Siya lang po yung naghahanap buhay sa pamilya nila. Kaya, meron po siyang anak. Meron na rin pong pamilya yung anak na. Tapos may anak na po. May baby sila sa bahay. So, di ba, ate, ikaw lang yung nag-provide ng lahat ng pangangailangan niya, di ba? Yeah. Yan. Ang ginagawa niya po, nag-aangkat siya ng mga pagkain, tapos yung ulam, kanin, tapos mga merienda, yan po yung ginagawa niya. Tapos, may tubo lang po siya ng 5 piso, ganun. Yun lang po yung nakukuha niya doon sa mga paninda. So, ibig sabihin, hindi po sasapat yung nakukuha niya doon sa mga paninda niya para dun sa pang-araw-araw na ano nila, pangangailangan. Although may sarili kang bahay, sarili naman yung bahay, pero nagbabayad syempre ng tubig, kulong, yan, ilaw. So, gatas ng bata, diaper, yan. So, ayun. So, maraming mga pangangailangan na kailangan niyang paghandaan, kailangan
kailangan maraming pera na panggastos araw-araw. So, yun, naisipan ko kasi ilang years na namin siyang nakikita dito, tapos nagtitinda po siya. Bali, ilang years natin? 25 years na ako dito ng tinitinda. 25 years na siya na gano'n. Nagtitinda siya, pero hindi po yung sa kanyang sarili nga. Hango po lang siya. Nahango lang niya. So, sabi ko sa kanya, since matagal na namin siyang kilala, ilang years na rin, no? Sabi ko sa kanya, what if mag-sarili ka na lang? Mas maganda kasi at least yung income mo mas malaki kumpara doon sa hahango ka. 5 piso lang yung sayo doon. So sabi niya sa akin, wala daw siyang puhunan. Hindi kasi siya makapag-ipon ng puhunan kasi before po, siguro nagtataka kayo kung 25 years, eh bakit hindi siya nagsarili? Sasagutin ko na po yung magtatanong ng ganun po. Kasi nga po, before, yung asawa niya po ay nagkakasakit. At matagal din pong naging bedridden, di ba ate? Nabutas po yung tagiliran ng samaitian po niya. Yun. So, siya lang din talaga yung bumubuhay sa kanila. So, ibig sabihin, hindi siya makakapag-ipon talaga kasi bibili siya ng maintenance na gamot ng asawa niya. Tapos yung pang araw-araw na pangangailangan ng anak niya sa pag-aaral, yun, pagkain nila. So, di ba, hindi talaga siya makakaipon ng pera. So, kaya, until now, wala siyang sarili na paninda. Puro hango lang talaga yung ginagawa niya. So, naisipan ko, sabi ko sa kanya, ate, magsarili ka na lang. Sarili ka na lang ng tinta, magluto ka na lang para kahit pa paano, mas malaking kita mo. So, nung una, sabi ko sa'yo ate, di ba, papahiramin kita ng pera. Pero, naisip ko, gagawin ko na lang, bibigyan kita ng pera, itulong ko yun sa'yo. Pero make sure na talaga mag-i-start ka na magluto. Yun pera na ibigay ko sa'yo, hindi kayo ipapauta. Pero hindi ganun kalaki dun sa sinabi kong muna. Pero sapat siya dun sa yung ibibigay ko sa'yo na pera. Tapos yun, pag dumaan ka dito na wala akong pagkain, hihingi na naman ako sa'yo. Hindi naman siguro yung masyadong dun sa makakabawas ng kita doon sa So, yun yung plano ko, guys. Sabi ko, bibigay ko na lang sa kanya, tulong ko na lang kasi may baby na sila. Since may baby sila, kasi kung papayaramin ko siya ng pera, ang mangyayari, yung konting tutubuin niya doon, tapos ibabayad niya sa akin paunti-unti, parang wala din. So, mas maganda na yung ibibigyan ko na lang siya para naro-rolling niya talaga yung pera na ibibigay ko sa kanya. Total, matagal mo na yun ate na di ba, na ginagawa. So, alam mo na kung paano mo siya, i-rolling, paano mag-estimate ng mga palinda, di ba? So, hintay-hintay ka lang kasi may hinihintay lang ako na na pera. Saka, iabot ko sa kanya. Hindi ako mayaman, ha? Hindi ako mayaman. May kumbaga, ewan ko ba kasi, syempre, ikaw kaya yung nasa ganong sitwasyon, tapos ikaw okay naman, kaya mo naman yung buhay nyo, mas okay sa kanya. Pero hindi naman ganun ka-okay yung buhay ko. Mahirap lang din po. Kumbaga, nakakaraos lang din. Saka nabibili ko yung ibang mga gusto ko. Kaya, yun yung ko ngayon. Itong year na to, bago mag-end yung year, gusto ko, meron na naman akong ibang tao ulit na mabigyan ng tulong. Kasi, last year, ganun po yung ginawa ko. Basta taon-taon, ganun po yung ginagawa ko. Meron akong pinipili na tao na tinutulungan. At tulad nung nasa Trinoma ako ate, ganun din siya, nagtitinda din doon. Yun naman sa kanya, hindi pera yung binigay ko.
ang binigay ko, natatandaan ko, ipinagrocery ko po siya para doon sa pamilya niya. Kasi yung nagkataon din na yung husband niya that time, nagkaroon ng sakit na tagalan bago gumaling, buwan din. So, parang nahirapan din siya. Tapos may maliliit na anak, natitinda po siya doon sa trinoma. Yun, naalala ko yun. At saka yung bata na hindi ko kilala na taga Bicol. Yun yung tinulungan ko. Bali, last year, bali, tatlong tao yung natulungan ko. Pero hindi puro pera. Groceries, tapos yung mga pangailangan na ibang ano. Meron akong pera na tinulungan din palang isa, yung bata. Pero yung pinadala ko sa kanya. Nakita ko lang yun sa Facebook. Tapos nag-chat sa akin. Tapos sabi ng friend ko nga, ba't mo tutulungan yan? Hindi mo naman kilala. Baka mamay scammer daw ko, no? Baka lokohin lang daw ako. Pero okay lang. Nasa kanila naman yung kumaluloko sila ng tao. Diba, te? So, yun guys. Hinihintay ko lang na dumating yung pera ko. Para iabot ko kay ate. Para makapagsimula na siya magsarili ng ititindin niya. No? So, ang dami ko nang nasabi. Kwento-kwento. Yun lang. Kasi, para maliwanag, malinaw po, diba? So, yun. Since lagi ko na nakikita si ate, sabi ko sa kanya, lagi na lang siya daan-daan dito para, kasi pag biglang dumating yung pera ko, iabot ko na agad sa kanya. So, yun guys, hintayin na lang natin kung kailan ko mayabot kay ate yung pera. Tapos, i-update ko din kayo kung nakapag-start na si ate bumili ng kanyang business, yung panimula ate. Diba? Sarili. Oo, yun, para may sarili daw siya. So, ayun. Ayan na, tanda niya si ate. siya yun, tutulungan ko. So, see you the next video. Bye guys! Bye, Tema!